Hello! Welcome, kababayan! Ako yung nagbabalik sa aking YouTube channel kasi yung unang ginawa kong video ay hindi maganda at sa boring, tapos matagal pati pag-wiring, pag-explanation. Ngayon, hindi ko ipapakita sa inyo ang pag-wiring ng ginawa ko nung una kasi nagawa ko na yun. Mabagal nga lang. Bawi na lang kayo next time. Pero binago ko yung control box ko. Papakita ko sa inyo. At medyo maganda to ngayon. Itong ginawa ko ngayon, itong gumawa ako ng schematic diagram kasi dito ako nag-start matuto noong araw. Ito yung mostly na nasa libro. Itong style na yan, schematic. Ngayon, nilagyan ko lang ng motor kasi nandyan naman yan sa libro. Sinunod ko lang yung nasa pan. Ito yung fuse. Ito yung contactor. Ito yung contactor niya. Ito yung coil ng contactor. At ito yung marking niya, A1, A2. Yan ang susuklihan natin. At ito yung, this is a overload contact yan. Pag nag-overheat ang motor, o nag-trip, o bearing sira, may grounded, ito, i-open yan pag nag-overheat ang motor. Ayaw umikot. May kaproblema, iti-trip niya yung kung na yan, tripping coil. Pag nag-trip yan, ito mag-o-open. Ito. So, mayroon din siyang OL dito na contact na. Mayroon din siyang normally closed contact na OL din na OL contact. Gagamitin din natin yan. Malagyan natin ng ilaw para pag nag-stop siya. Tripping. Cool yan. So, ito yung motor niya. Ito yung connection T1, T2, T3. Ito yung 95-96. So, ito yung normally open ng contactor. Na pag, ang tao dito, pagka kailangan natin, ito dapat, dito yan pwede na. Ngayon, ito, kumuha tayo ng wire, susupply natin yung kanyon. Kasi kailangan natin yan, yung pinaka-holding contact ng contactor. So, ito, magiging itatap natin yan, pag ano nyo ito yan. Ayun yun, kababayan, no? Makikita nyo yan, yan. Ito yan. Iyan yung contact niya. So pag press mo yan, energize ang coil. Ito yung coil niya. Magkakaroon ng supply yan kasi may supply na yan. Papalo yan. Magiging close yan. Yung contact. Ito magiging close din. So, ang motor mo on. Diretso yan. Ngayon, pag pinirish mo stop, kasi ito yung overload natin itong dala ko eh. Kung may wala siyang tripping coil eh. Ngayon, pag in-stop mo, putol ang circuit, yung magnetic contactor na normally close niya, balik. Ito, pag palo mo yan, close yan. Itong magnetic contactor na normally close, mag-open yan. So, ito, hindi gagana. Kapag in-stop mo, ito, babalik sa original yung position na close. So, motor stop. Dinagdagan ko lang ng indicator na stop. Para, alam mo, pampaganda yan. Tapos ito, ano lang yung dagdag design. Ito naman yung overload. Na normally, open. Yan. So, pag nag-trip yan, nag-overheat ang motor, trip niyang coil, itong normally close, mag-o-open yan. Change to normally open, magiging contact siya, kaya magiging overload light. Yan yung overload natin. Yung ano niya. Ito yan. Mag-iilaw siya kasi ma-energize yan. Yun. Eh, itong power, in additional ko lang yan, na pag turn on mo yung breaker sa control circuit, power on siya. In additional na saan. Pero mas maganda kung meron yan. Pero nasa inyo kung ayun yung kung. Tapos itong mga wiring na yan, may numbering na yan. Alam nyo na yan. Ituro ko na yan sa unang tutorial ko. 1, dito, yung mga yan, yan ang wire numbering. Tapos 2, yung 2 na yan, sa puno dulo yan, end to end ang numbering. Yan. And then, pag after ng start button, magiging number 3, wire, we gotta put number here. Put the number here. Then, energize. And the next one, after the A2, number 4. Ganyan ang pag-number. Ito normally close, sinuplay natin yan, may normally close siya dito, yun na yung relay ginawa ko. Then,
Yan na. Ito na yung kababayan. Hindi ko na pinakita sa inyo kung paano ikwan. Kasi nagawa ko na yan eh. Ang mayayari niyan, itong, naituro ko na sa yung una, yung ano, paano pag-wiring niyan, di ba? Yung ano, yung part 1 natin. Kasi ito yung part 1, modified lang natin yung kwan natin. Alam niyo, naituro ko na sa'yo paano wag-wiring. Ang nadagdag lang dito, ito, yung stop saka itong power yung motor. Nagkaroon tayo ng motor, you know. Kinapitan ko ng motor kasi hindi ko mapagana tong ano, mayroon akong 3-phase motor na 230 volts. Kasi gusto ko ituro sa inyo paano yung makoneksyon din yan, paano pagkunik eh. Pati mga pag-winding yan eh. Kaso hindi ko magamit muna eh, kaya huwag na muna yan. Nilagyan ko lang ng 220 volts na single-phase na motor. Motor pa rin, may fan. Ayos lang yan. So, single phase lang ginamit ko kasi yun lang nakuha ko. Tapos, nadagdag lang tayo ng yan. So, winalt ko na yan. Gusto ko sana ulitin na ituro ulit sa inyo paano mag-wire ng 1x1. Eh, hindi na. Kasi ginawa ko na yan sa noong una na mabagal ako. Pero kung napanood nyo yun, kahit gano'ng kabagal yun, yung unang ginawa ko, sigurado ako matututunan nyo. Pero ganun pa man, dahil itong wiring numbering na yan, mag-start kayo sa line 1, number 9 nyo, lagay mo siya na normally stop, ayan yun, normal stop, yun yung stop doon, normal stop. Paglabas ng normal stop, yung terminal ng normal stop na contact, lagyan yung number 2, connect sa open, tapos connect sa start button dyan, stop mo na kayo dyan, tapos mag-jumper kayo, pumunta kayo dun sa magnetic contactor, yun yun, no, yung normally open contactor, yan holding contact niya, you know, number 2, yes, number 2, see, yan, so pag ginamukan yan, sinupply nyo na normally open, yung normally open na yan, nasupply yan, ang paglabas niya, na normally open, ito siya, magiging number 3, yan, number 3, kababayan, no? Number 3. So, number 3, pumunta sa motor on. And pumunta sa magnetic contactor A1. Ayun siya, ayun siya. Nandiyan na siya, yung A1 natin. Ito. Number 3, yan o, A1. Yan o, A1, number 3. Ayan, ayun. So, yun. Ang nabago sa atin ngayon, itong panel box ko dati, nahirapan ako kasi nakataas siya eh. Hindi ko may wire ngayon. Nilagyan ko parang cabinet. Kasi itong breaker na to, kung imamang nyo yung tutusin, nasa loob ng control panel yan, lahat yan. Tapos itong motor nasa labas. So itong nasa yan, control connection yan sa loob. Ngayon, pag mag-wire kayo, bukas kayo, mapakadaling mag-wire yan sa next time. Okay? Abangan nyo dahil gagawa ko ng forward reverse, float switch, timer, start, motor with timer, isa-isa yan. At ito, pinaka-panel niya, cover yan ng panel board. Yan yan. Ginawa ko na ngayon, madali na mag-stop. Ngayon, pagkaganahin natin, kababayan. Yan, pagkaganahin natin. Start. Yung, umaandar na motor natin, no? Umaandar na yung motor natin. Yun. So ito yung dati wala yung motor. Hindi ko na to. Ngayon, kapag so ngayon, arc dash siya, motor on. Ayun siya, yan siya umilaw na siya. Kasi na-energize ang contactor. Ngayon, dahil itong Siemens, wala siyang tripping coil. Kundi kung nag-overload lang siya, ititrip niya yan. Halimbawa, ang motor natin ay nag-overload, nag-overheat, ganon, bearing, na-stuck up, bearing, ganon, magtitrip siya, ititrip niya itong coil. So, mangyayari niyan, ito reset lang yan eh, reset, saka ito stop oh, stop lang yung ano niya, yung red niyan, stop lang siya, hindi katulad ng same sa Alan Bradley, may reset yan, saka yung ano, yung one, yung anong Mitsubishi na
contactor, maganda yun. Gusto ko yun. Nang, yun yung ginawa kong motor control nung nasa Saudi Arabia ako nung, time na yun. Mahal kasi nito. Mura lang itong mga Siemens chip. Yung ginagawa na, ginagamit na sa company. Saka ang voltahe ng contactor, may 240, may 220, 110, ng control na nga yung ano yung yung ito, ito, A1 to. Yan ang voltahe niya, ng ano, holding coil niya. May 110, 220, 24 volts AC, 24 volt DC. Ganyan mga yan, control niyan. So, kaya ito, mostly sa industrial city, itong breaker na yan, paglabas ng breaker, 600 volts yan, mostly, 600 volts. Tapos, maglalagay sila ng control transformer dito. Ang step down, depende kung ang gagamitin natin contactor ay depende sa voltahe ng contactor, 24 volts, AC or DC, 110 volts or 220 volts ang ginagamit. So ito yung board natin, yan o, dali na o. Ito, stop button lang siya. Stop lang siya. Hindi siya mag-trip. Kaya stop lang siya. Ayan. Hindi siya tripping. So, ngayon, start natin ulit. Ayan, start natin siya ulit. Gumana siya ulit. Ayan, stop button din siya dito. Stop button din siya. Ayan, stop siya. Ayan. Dito ko lang, ginamparan ko lang siya dito. Ito yung normally, yan ang kababayan, nakikita niyo yan. Normally closed, normally open. Ito yan, ginamparan ko lang siya. Ito yun ang kababayan, no? Normally open ng magnetic contactor, normally close. Naka-jam na yung two wire. Ito siya. Ayan yan, no? Yan yung number two. So, ang paglabas ng itong stop button, neutral. Ang neutral ko, puti. Ang neutral ko, puti. Ang ginamit kong wire, puti. Oh, yun lamang, kababayan. Maraming salamat, kababayan. At sana magustuhan nyo ang channel ko. Kung may natutunan kayo, don't forget to subscribe. Like and subscribe. See you. Marami kayong abangan dito dahil marami kong gagawin yung motor control. Matutunan natin lahat yan. Kasi kung ginagawa natin yan, masasanay tayo. Okay, babayan. Please like and subscribe. God bless you and stay home. Maraming COVID ngayon. Bye.